ito ang sitwasyon ngayon sa ilalim ng tulay. Dahil nga sa walang tigil na pag-ulan, ay kasabay naman ito ang unti-unting pag-angat ng tubig sa ilog. Mabuti na lang ay nailipat na natin sila Marian bago pa mahuli ang lahat. Ngayon, komportable sila sa bago nilang tahanan at hindi na matatakot sa anumang pwedeng mangyari. Welcome back po sa aking channel, Eric T. Building Up Story. At sa video pong inyong napanood, ito po yung video na kinuna ni Kalinga Prab matapos po na ilipat ni Kalinga Prab si Marian doon sa kanilang apartment. At makikita niyo po sa video na kung saan po ay umuulan at mataas po yung tubig, no, sa ilalim ng tulay. Bago po yan, nais ko po munang kamustahin kayo. Saan da ko man po kayo naroon ngayong araw na ito, ano man po ang inyong ginagawa, kayo man po ay nasa trabaho, nawa po ay nasa maayos at nasa mabuti po kayong kalagayan. Isang magandang araw po sa ating lahat. So, bago po ang lahat, nais ko po munang anyayahan kayo na bisitahin niyo po ang YouTube channel ni Kalinga Prab at ang Kalingap members sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang at sa channel po ni Ate Edna Vlog. Huwag niyo pong kalimutang panoorin ang kanilang mga video at isubscribe po ang kanilang mga channel. Maraming pong salamat. So pagkakataong ito, muli po nating panonoorin ang storya ni Marian at ito po ay ang part 6 ng ating video. So at sa video ito, mapapanood po natin, no, na muli pong dinalaw ni Kalinga Prab si Marian upang kamustahin ang kanyang kalagayan doon sa kanyang bagong tinitirhan na apartment. At natagpuan nga po niya si Marian doon, no, na kasakarga-karga yung kanyang anak at ang kanyang kapatid. At makikita po natin sa mukha ni Marian, no, ang kasayahan at kagalakan. At nandun na rin po yung kanyang magulang. At isa po ang ganda po doon ay yung tatay po ni Marian ay doon na rin po natulog. At sa video ito, meron pong isang revelasyon, no, na ikinagulat ni Kalinga Prab. At yun po ang aalamin natin dahil po sa pagkakataong ito, nakausap po ni Kalinga Prab si Elmer, yun po yung asawa ni Marian. At sa hindi po pa inaakalang pangyayari, ito po yung nagulat po si Kalinga Prab dahil sa kanyang revelasyon sa kanyang buhay. So ito po ay ating mapapanood ngayong oras na ito. At wapo ay magustuhan nyo ang video ito at magbigay po ng aral, no, sa atin, lalong lalo na po sa mga kabataan ngayon na maaga pong nababarkada at nakakalimutan na pong mag-aral at gano'n na rin po sa mga magulang natin, no, na dapat po lagi po nating alalayan yung ating mga anak at subaybayan po natin sa kanilang bawat ginawa. Nawa itong istorya ni Marian ay may magsilbing aral po sa ating lahat at may mapulot po tayong magandang halimbawa, no, sa pagpapalaki at pag-aalaga sa ating mga anak. So, sana po magustuhan po yung video ito. At bago po yan, muli ko po kayo inaanyayahang ipalo po ang ating Facebook page. Paki-like and follow po at pakipanood na rin po ng ating mga video. Paki-share na rin po para po sa balang araw po ay tayo ay makatulong din po, no, sa ating mga kababayan na mahihirap at yung mga taong nangangailangan ng tulong. So maraming salamat po. Nawa po ay maging maayos po ang inyong araw ngayong araw na ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon.
at more blessing po na dumating sa ating buhay. So, maraming salamat po. Panoorin na po natin ang video ito. God bless po sa inyong lahat. Meron pa. Ang cute ng bata, o no? Mukha ba kayo ni Elmer? Maraming salamat po. Ano si Elmer? Di naman nagpapasaway? Ito ka bro. Ayan si Elmer. Si Elmer palaging naka-block. Kumusta bro? Nice lang po. Kumusta ang pagtira nyo dito sa bago nyong bahay? Maganda mo po. Ha? Ayos ibang man. Iba na sa ano, sa ilalim ng tulay. Opo. Saan mas maganda? Dito po. Kala ko doon. Paano yung mga kasama mo doon? Hindi ko ba nami-miss? Siyama po. Anong sabi nila sa'yo? Yung mga kaibigan mo doon sa ilalim? Wala. Bakit ba, ano, bakit andun sila? Ba't ang dami nyo doon? Walang mga bahay din? Wala rin po eh. Ano yung mga kamag-anak mo din? Yung mga nandun? Mga kapatid ko po yun. Ay, mga kapatid mo din yun? Grabe yan. Ilan ba kayo magkakapatid? Siyam po. Siyam? Oo. Pangilan ka? Panlima po. Panlima? Grabe, dami nyo. Tapos talagang wala na kayong bahay? Wala po. Hindi talaga kayo nagkaroon ng bahay, kaya doon na kayo. Simula bata ka, saan ka nakatira? Doon po. Seryoso? Doon sa tulay ka na? Baby ka pa lang ganito? Sa ibang bata po. Grabe yan. Kawawa din pala talaga ito si Elmo. Hindi masaya ka ngayon, Elmer? Naranasan mo makatira na ganitong bahay? Oo. Oh. Anong pakiramdam? Hindi mo ma-explain? Nagkawawa bro, no? Asa yung mga kapatid mo ngayon? Asawa at tulay ko. Ha? Andun po. Andun pa rin? Ikaw bro, di ka ba nakapag-aral? Sure po. Anong tinapos mo? Grade 8 po. Grade 8? Ayaw mo nang ituloy? Gusto mo ba makapag-aral? Itulong ka namin ng kapag-aral. Anong pangarap mo sa buhay? Siya ba, siyempre bro, lahat naman ang ano? Siya ba yung anak mo? Ay, dad. Oh. Ano bro, payo ko lang sa iyo bro. Yan, habang bata kayo, mag-aral pa kayo. Sayang ang pagkakataon. Isipin nyo, may anak kayo bro. Kasi lalaki yan, kung hindi, wala kayong maayos trabaho, wala kayong ano, paano yung baby? Dapat ang focus nyo na ngayon, may pamilya na kayo, pukusan nyo yung baby nyo. Mag-aral kayo. Ikaw din, Marian, mag-aral ka mabuti. Kasi alang-alang dito sa baby nyo. Diyan naman si ano, mag-aalaga. Si nanay. Pero ito si Mayo nag-aaral to, no? Tuloy mo lang pag-aaral, no? Pero talagang dito naawa ko kay Elmer. Talagang siyang pala sila. Tapos simula baby na nandito. Yung mga kapatid niya, ito pa sa tulay. May maliliit ka bang baby, yung kapatid ka? Meron. Grabe. Anong trabaho ng mama at papa mo? Nakakulong po si mama. Yung mama niya nakakulong. Mama mo nakakulong. Paano nabubuhay yung mga kapatid mo? Anong pagkain nila? Sino nagbibigay? Si papa po. Papa mo? Ang trabaho ni papa mo? Titinda lang po kandila. Titinda lang kandila. Si Maymay, pamangkin mo yun? Opo. Grabe. Yung vlog po. Ibig sabihin, parang isang pamilya lang pala talaga kayo doon? Opo. Yun ang maganda. Si Maymay, yung pamangkin niya, yung vlog po, ay pamangkin niya. Pero...